Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Mr. Kwento. May demonyo sa loob ng katawan ko, Lisa. Halina Perez naman tayo mga kaibigan, kung saan babalikan natin ang taong 2001 sa pelikulang. Kakaibang kondisyon ang dinaranas ngayon ng ating bida bilang si Bambi, kung saan ay hindi niya napipigilan ang kanyang sarili o ang kanyang katawan, na kapag ito'y umatake sa kanya, ay kung kani-kanino na lamang ito nakikipaggenggengan, na talaga naman. May tawag sa ganitong uri ng kondisyon, na hindi ko nababanggitin pa kasi delikado ito kay Lolo. Bigyan ko na lamang kayo ng clue, basta manyakol ngayon dito ang ating bida. Tanging ang kaibigan lamang niya na si Liza, ang nakakaalam sa kondisyon niyang iyon. Hindi naman niya magawang sabihin iyon sa kanyang mga magulang, dahil abala ang mga ito lalo na ang kanyang ama na isa pa namang mayor sa kanilang lugar at muling tatakbo pa sa nalalapit na halalan. Pero nagsimula ang lahat ng kondisyong iyon ni Bambi noong siya'y bata pa lamang. Namulatan na kasi niya ang mga di kaaya-ayang pinaggagawa ng kanyang ama, maging ang kapatid rin niya. Araw-araw naririnig ang mga pag-aaway ng kanyang mga magulang, na nauuwi na din sa sakitan. Hanggang ngayong dalaga na siya, ay nakikita at naririnig pa din niya ang mga ganoong pangyayari. Kahit anong oras, o kahit saan man, walang pinipili ang pag-atake ng kanyang kondisyon. Mabuti na lamang at nagkataon na kasama niya si Liza at dahil alam naman na iyon ng kaibigan, ay mabilis siya nitong dinala sa harap ng altar at taimtim na ipinagdasal ang kaibigan. Kahit papano, ay kumalma naman itong si Bambi at taus-pusong nagpasalamat kay Liza dahil hindi siya nito pinabayaan. Ngunit kapag sinumpong siya na wala si Liza, doon na niya hindi napipigilan ang kanyang sarili at talagang naghahanap siya ng mapaggegenggengan, na talaga naman kahit isang matanda pa. Hanggang sa labis na lamang ang kanyang tuwa, nang bisitahin siya ng kanyang kababata, na sa Amerika na nanirahan. Ito ang kababata at kalaro lang niya noon na si Abel. Malaki ang pagkakagusto ni Bambi kay Abel kaya labis na lamang ang kanyang tuwa nang muli silang magkita. Pero biglang napalitan ng lungkot ang tuwang kanyang nararamdaman dahil magpapari na pala itong si Abel at iniimbitahan siyang dumalo sa munting handaan sa kanilang tahanan. Kaya sa pagkakataon na namang ito, muli na namang hindi napigilan ni Bambi ang kanyang sarili nang mapansing kakaiba ang titig sa kanya ng isa sa mga bisita ni Abel. Pero dahil sumunod itong si Abel sa kanila, hindi natuloy ang mga pangyayari dahilan para aminin na ni Bambi kay Abel ang hindi kaaya-aya niyang kondisyon. Siyempre naawa naman si Abel, kaya sinabi nito na lagi raw niyang ipagdarasal si Bambi. Kaso muli na namang umatake ang demonyo sa kanyang katawan dahilan para patigilan niya muna ang kanilang driver at mapadpad siya sa banyo ng mga kalalakihan at dahil kasama pala ng lalaki ang misis nito, nahuli sila kaya mabilis na lamang siyang tumakbo upang makatakas. Kaya sa kanyang pagtatatakbo, isang lalaki ang makikitang nagtatatakbo rin dahil hinahabol pala ng pulis. Dito ay hindi sinasadyang magkakabanggaan sila at dahil hindi na rin alam pa ni Bambi ang kanyang mga ginagawa, ay nakiusap na lamang siya sa lalaki na isama na lang siya nito. Kaya sa mga sumunod na pangyayari, ay makikitang isinama na nga siya ng lalaki sa bahay nito at dito ay malalaman nating Rafael pala ang kanyang pangalan. Lumaking iniwan ng kanyang nanay, nagpalaboy-laboy sa lansangan, hanggang sa lumaking tirador ng mga wallet at manghablot ng mga bag at mga nakasuot na mga alahas sa iba't ibang bayan. Ganyan ang pagpapakilala ni Rafael sa kanyang tunay na pagkatao sa ating bida kung saan ay napansin ng binata na amoy mayaman daw itong si Bambi, na mariin namang itinanggi ng dalaga at hindi inamin kay Rafael ang tunay niyang pagkatao. Hindi naman inilihim ni Bambi kay Liza ang pagkakakilala nila ni Rafael at inaming binihag agad ng lalaki ang kanyang damdamin, na mariin namang ikinapangamba ni Liza dahil sa hindi pa raw kilala ni Bambi ng lubusan si Rafael. Ganoon sana, kaso makikitang gulat na gulat at hindi makapaniwala itong si Rafael sa kanyang mga nakita sa loob ng kanyang pamamahay pagkauwi niya dahil makikitang malinis at maayos na ang kanyang mga gamit. Si Bambi pala ang may kagagawan nun at talagang binalikan nga nito ang binata at makikitang ipinagluto pa niya ng masarap na ulam. Halos araw-araw na kung dumalaw itong si Bambi kay Rafael. May pagkakataon pa nga na nagkakayayaan na silang kumain sa labas. Kwentuhan, tawanan hanggang sa magkatitigan na parabang nag-uusap na ang kanilang mga mata.
hanggang sa makabalik na sila ng bahay, at nagpatuloy ang mga ganoong titigan na parabang lumalalim na. Kaya alam nyo na siguro ang mga susunod na magaganap. Matapos ang mga nangyari sa kanila, nagkaroon sila ng relasyon at nagawa pa nilang lumipat ng tirahan na maaring pagtayuan ni Rafael ng kanyang maliit na kainan simula ng kanyang pagbabagong buhay. Hanggang sa matagumpay ngang nasimulan iyon ni Rafael, sa tulong na din ng perang ipinahiram sa kanya ni Bambi na ginamit niyang pampuhunan. Tuwang-tuwa naman si Bambi dahil napapansin na niyang parami na nang parami ang mga kumakain sa maliit na karinderya ng kanyang kasintahan. Hanggang isang araw, dahil patuloy pa ding hindi inaamin ni Bambi kay Rafael ang tunay nitong pagkatao, ay hindi sinasadyang makikita at malalaman ito ni Rafael dahil sa dyaryong daladala ng isa sa mga customer niya. Kaya nang dumating itong si Bambi, ay napansin niyang patay ang mga ilaw at kahit anong pagtawag niya kay Rafael ay walang sumasagot. Hanggang sa makikita na nga niya ang mga pera na mukhang ibinabalik na sa kanya ni Rafael, at ang dyaryo kung saan naroon ang litrato nilang buong pamilya kaya batid na niyang nalaman na ni Rafael ang tunay niyang pagkatao kaya mabilis na siyang umakyat hanggang sa makita at malaman na nga niyang iniwan na siya ni Rafael dahil sa nawawala na ang mga gamit nito. Dahil doon, nasaktan ng sobra si Bambi dahilan para muli na namang umatake ang demonyo sa kanyang katawan at kung sino-sinong lalaki na tuloy ang nilalapitan nito. Mabuti na lamang at may mga nagpapatrolyang pulis at nakilala ng mga ito si Bambi na anak ni Mayor. Pagkahatid ng mga pulis kay Bambi, ngayon daw na nakita at nalaman na ng kanyang mga magulang, ay dito na pinag-aamin ni Bambi ang kanyang kondisyon. Awang-awa naman ang kanyang ina nang malaman ang kanyang pinagdadaanan. Hanggang sa makita na nila itong si Bambi, na pinagtangka ang tapusin ang sarili nitong buhay. Mabuti na lamang, at hindi malala dahilan para ito'y makaligtas. Isang espesyalista agad ang tumingin sa kondisyon ni Bambi pagkalabas nila sa ospital at dito ay malalaman na nga ng mga magulang ni Bambi, ang tawag sa kondisyon ng kanilang anak. Sising sisi tuloy ang mag-asawa dahil kabilang sila sa dahilan kung bakit nararanasan ito ngayon ni Bambi. Hindi naman nakalimutan ng espesyalista ang pangalang Rafael na paulit-ulit na binigkas ni Bambi kanina. Siyempre wala namang idea ang mag-asawa kung sino ang Rafael na iyon kaya ayon sa espesyalista, kailangan raw nilang hanapin ang Rafael na hinahanap ng kanilang anak dahil malaki raw ang chance ang makakapagpagamot o makakapagpawala sa kondisyon ni Bambi. Kaya sa tulong ng kaibigan ni Bambi na si Liza, nahanap nila itong si Rafael na sa mga oras ding ito ay si Bambi lang ang laman ng kanyang isipan. Hanggang sa sinorpresa na nga nila itong si Bambi, at nang makita nito si Rafael, ay bigla na lamang itong bumangon at masayang-masayang sinalubong ang lalaking bumihag sa kanyang puso, at ang lalaking nakapagpawala din ng kanyang karamdamang hindi maipaliwanag. Masayang-masaya naman ang mag-asawa, dahil nakikita nilang masaya na ang kanilang anak. At sa pagtatapos ng pelikula, ay makikitang nagpakasal na nga itong sina Bambi at Rafael. Kaya dito ko na din tatapusin ang istorya sa pelikulang ito, at kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pindutin mo na yung subscribe button at pakilike na din itong video. Maraming salamat kaibigan, at mabuhay ka!